And that is one. Lain ay inyong uwan rida. Marag NPA. Kalit lang sipot ang mga buang. Nga mawa. Durba na yung mga bugiro kayo. Kung nagsisison. Kung ka mga tang ina mo mga NPA. Huwag ka rin kung kagunit o barangay 24 oras. You are not able to hold any barangay here 24 hours. One is NPA, wave for wave. So, na ako'y sispar on tangi patuman, nasuko ko kay may daghang ipabuto nilang landmine dito ko sa ospital pagbisita no. Kita ako sa mga ta, ay na lang mo pangutan ng sesyo. Basta, kita na ko ang sitwasyon. Itong yatag na kong tanan, yung naglagot ko. Ikaling NPA na may press, I'd like to address myself to them. You know, kamo ba, mga Communist Party, CPP, NPA, o ang balaod ng international, Geneva Convention, pabor ka na sa inyo, you will pamugusgid mo, manumbong mo masig-asa, and mingong mga panandakon sa sundalo, magkasukaso pang sundalo, kay wala na masunod sa Geneva Convention in the handling of prisoners. But one of the most important provision also in the conduct of war is that dili ka makagamit ng landmine. Ang akong concern ng yun ani is kanibang naaman inyong pamilya sa kampo. Ang Pilipino, ano eh, muuban po daw asawa o mga anak at tupod sa kampo. Hindi e, matatanan dato. Wala po ito magkabalit o balay. Wala po'y housing project, imo mabilin imo asawa, so inyong daton. Inyong magawa sa kampo, pagkuli sa imo sakay ng pamilya, o niya, paboto din niyo, landmine. Basta mga pamilya, mga bata, babae, nga wagod ontay labot sa gera, imo magin ang gobyerno, wala may giharas, nga usa ka pamilya sa NPA, sunod mo dunta sila. It's a violation of the Geneva Convention. Wala akong reklamo, naatay ceasefire, akong gitangtang. Karon, gusto sila ma-istorya, namutana sila kanos ako mag-ceasefire kay Augusto 20, mag-ceasefire daw sila ako. Hila ko sila makadungog pagani kung basig kausa na na ay sundalo sa Armed Forces of the Philippines or police na mamatay, maangol, samdan, then forget. Yan ako, wala na tayo pistok. Bahala na mo. Total ba? Digan na sila kadaog election. Apil sila sa huraw, pero wag sila mapadalang dito Senado. Except those guys sila tanyada at recto, but those are the guys, or those were the guys na may utak yun. Ang Pilipino nakatanaw sa ilang intellectual capacity. Not because they are left or right. Kala sila, wak naman, di na sila mo daog. Mabita ng party list di na gumusugot. Kung dili hawakan sa usa ka pamilya, yung anak ng tatay congressman, padagan mo po yung anak, yung asawa, ang kanang mga party list naapod kapilar ko 200,000 naapod yung mga komunista yun ya di, ang ilang gina pang hat tawag sila ang kagulon left they're actually communists sumandang kung na ay pagbago sa konstitusyon which is being discussed now di ko na masugot ang party list pamilya na yung magunit anak. Kita itong usa, ang ilang representation sa ilang mga guards, security guard, anak o dakong
Ngayon, binuha nga. Gagamitong sa MP, ang kwarta nila, asa man, ato. Dito sa ilang grupo, umalit o gamas, tabang ato sa ilang mga kaalyado. Muna, another thing is kaning droga. Nagtinubagay namin ni Sereno kanang Chief Justice. Noong unang panahon, basta Chief Justice o Korte Suprema mo, storya, hilom, tanan. Abot na taan ng warrant of arrest. Ngayon, pag-surrender, walay warrant of arrest. Now, there are three instances or four nga pwede kang dakon without warrant of arrest. One is that you are committing a crime in the presence of the military. Law enforcement. Naka ginadunggap, ginarape niya. Panahon, pangyawaran, dagang ka pang ato judge. Mga saba pa niyong mga buang. Yung ano mo kinsa, tagaan ako 24 oras, bantay mo. Dagandagan lagi. Mayor mo, mayor. Ang bugiro. Magkinsa, kay, ang akong gilikayan mo, ne, na ay mga military, labi ng malalakas, military o police, nga tinagaan o mga security na adikto po sa o mag-misencounter, di pagkalihok ang trupa kay na ay military ang kauban nila. Di po magkaandar ang police kay kayo naka-detail nga tundagan kayo. Yung mga bodyguard na takunong mo, mga importante ang mga unggoy. Tag-unong, tag-pito ka, sakyanan. Ilas-ilas kung nangyawa. So, you can arrest them. Or, naayon krimen ni Tabo, siya'y gitudlo, matukas balay. That's not pursuit. Bakit na nag-warrant na? Ako itong gituyo, wala kang makuha ni Justice Sereno. Ako itong gituyo, ang tangon akong mga security nila, para ako silang pangutanon nganong nadawit ka sa druga. That is a privilege. Kaya nga naman na ginalibalaon nga di na ko kapangutanan ni mga kung may imong arte. Ano ba ang ano racket mo sa buhay mo? Di na mo kinagwaran presidente ko. I have every right to ask you. Ikaw, Mr. Roy, nakakamasisat. Yon na. Hindi ka mutubag na ng... Hindi ka mutubag, okay lang. Pero paibaw lang, ipatawag na ka kay imong ngalan na asa listahan. Ingon po na yung uban karon, basta press. Press, paminaw mo press, ha? Gituyo ko to, even the old list, ko, do not alter anything that sa original nga patay naman yun. Kanina may among gipusin. Kanina, namatay na yun. Kamigipaw. Para mahibaw ang mga tao ang katong imong silingan niya, patay na, base ang mga anak na po yung isunod. Gituyo ko gito, ako, basahatanan. Pas atong na baridan 2 years ago. Ugwa na ko ipita silang tanan, nigawa siya sa kalbayo katong sa TV nga naas ilig ikot-kot sa kagayan. Well, it was not shabu, but it was a precursor. Timplada ba? Maling mga sibuyas, kamatis, paglutoan na sudan, wala pa. But there was a big cache thereof. Muna hindi ha, ang sikrito, wa mo may baw. Ana na, pagsugod pa lang na mo, giingnan ako, sudlan ng intriga. Magidakop ka na mo, kay gitudlo ka. Niya. Pagabot niya, kung unhan mo patay, kanyang siya pasingin lang. Hindi makaway na po sila. Inupod ako, ikaw, gipiait ka na. So, gipasagdan, una na ako sila. Kanang balot-balot o plastic. Kanang tape. Ngarong baloton mo na ito, plastic. Pasilong lang naman, ulo, sa kabala, di, sibat ka. O gobyerno, yun, ngarong mag- balot-balot, pumunta anak. Ang na-torture nas kontra, kasi sila yung nagpiait. Daga namang
foreigners goreng napatay. As a matter of fact, kanang way ni claim, dili na tagangari. Sultihan tamo di na tagangari. Kanang nga tumbang wa sila, di nila kaila, di na tagangari. Taka uban lugar na, di lang ko kapangan, kaya nasupred, di po ko kaway atong nasod. Pero sila na, almost one-third ya. Ano nga, bidondo. Karon ipit manta, muapil mo. Arestuhan lang ko. Simply said nga, aresto. Naga ni resistance, mubunot pag baril, putting in peril the life of the soldier of Filipino. Sila. Labi na yung dukot-dukot na, ayun ang pagwat, pagdukot na, abukado di ay. Magdukot na, ayun pagtagna nga, masana sa abukado, pusila daan, ikaw, anong magkunang hostile attitude. It is now an accepted principle. Ang Amerika, di lang magpatuo-tuo, Europe, lalo na kanyang mga terorista nga, pabuton ilang kagulingon. Any hostile or antagonistic movement na kasatubangan o ginaaresto ni mo kaya na droga mo suko, dali po sila eh. And as I have told everybody, basta naalang sa performance of duty. O niya, baski mo makasala mo na pagbunot, kalamansi di ay upat kabuok, sorry na lang. Para ba na ingoy mong Brad, may nang magiging Brad, kapitan, pwede bang diin kang kundi tugikan, namin na dakpan na to, gitudlo ka, pwede kayo, sir. Pati gastigas, gano'n. Okay lang, inyong dadon. Because ang cure mong good sa arrest is, ang aristohoni mo, of course, imong dili na rin gipat yun. You have to overcome the resistance. Kung ngayon ang aniyang resistance, ang imo po, maglabaw yun. Kana, kanang resistance kinahanglan. Karon, you confront it with violent. Kung di ni mo siya makuha na that on prison, diha mo, muna kung yun, ayaw mo pagpa, ayaw yun pagsugutan, ang wag yun kunsay, ano katotok kagbaril, kana, kanya kaning mga tao sa Manila, mingon nga, na, patay mantanan, kada aristo patay antanan. Wa na sila may bawo, kasi kamo pangut. So, mas pagadian dia. Kada mga drug, nagin ay baril. Gunggong na yan. Ang unang musulod ng sakit ang nasa ulo, paranoia. Paranoid kami yung ginapangita siya, na sunod ng tao niya. Muna, ang polis po, dili man agagong atong-atong asyarang usaha. Pildig yun. Tiba kapan ko nagduha tulo? Kaya nakatutok na sa iya. Kaya musokon kay usaray ni Doo. Litumbag yun. Di sila kasabot. Nga, may polis, buang sundalo nga, na-aristo. Nga, wait, back up. Except nga ka ng perchance pag-ingon pa. Disgrasya, nagkita mo. That's another thing. So, I am appealing to you to help us, your government, your people. Kanang droga o sagi ng makabuang sa atong nasod. Ang next generation anak, puro may katok na. Inyong mga anak, tuas Manila, eskwila, inyong mga anak sa probinsya wala mo, either malulong sa droga, tungod sa kadagang na igo, or o disgrasya o krimen. Wala naman ka 600,000 plus. Ang adik, kanya mag-iwong kalag, warrant of arrest. Nahibaw mo nga mo pahal kagwar, anong pahal kagkaso. Siyam-siyam mga buton, pagkabot sa abogado, postpone. Kuman mapahal, postpone. Pilde, appeal sa Curtis, Court of Appeals, bila katuig, but Supreme Court, abtan of 5 to 10 years. Muna ako nag-isulti kang, ayaw pagpataka o
in book of war tana, in face of this, so many thousands of them. It is not a joke. Ayun ako, ang tungob sa kadaghang kaso sa Pilipinas, ang fiscal, ako fiscal ni Anto, 10 years ko trial lawyer. Talk us about sometime, mag-resolve na ko kaso, kanang naapas amo. Tungod sa kadaghan, takes me about 2 weeks minimum. Ako, usa-usa, basa ko nung pwede mo, nga lang yung imo lang, basa ba nagtinapulan. Derby, prima passi case, pwede. Pwede ba na yung ano niya, presuho ni mong tao nga, di niyong tanawang maayo o for all you know, wag isa. So, patong-patong na dibuong Pilipinas. Warrant of arrest, 600,000, no, nabuang na. In the meantime, di ni mo ma-arrest, kaya di ni mo ma-arrest to, kaya yung isusulan po niya warrant, nga way warrant, ayaw pag-surrender, muna na. Kaya, sige, total, may warrant, diba? Patay, patay ang taong Pilipino. Muna ang istorya na ko karong hapon. Tabangin yun ang gobyerno. It is to your advantage. Mga subpuna. Inyong mga anak. Inyong mga pag-umangkon. Inyong mga apo. Katong imong gi-abuntisan ato sa 17 anyos ka pa, tiguang naturon. Pali anak sa gawas. Nga naidang ang anak sa gawas dere. Eh, anong may anak sa gawas? Kabaka po ni mga yawa. Naayon ninyo? Yes. Muna atong istorya sa atong sitwasyon.